So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at lalagay natin to sa playlist. Yan. Ang another topic na pwede natin ngayon ay my ideal community or yung churchmate, mga religion, di ba? So yung community ko is about sa religion, yung about sa Bible. Okay, so like na rin ha, like, subscribe. Okay, so subscribe na rin, okay? So ito po guys, ang mga ito yung sinasabi ko, wala talaga akong script nito, from the bottom of my heart and my mind. Okay, so una talaga, ito yung talaga yung mga teenager pa ako, 15 or 10 years ago. Ito na talagang lagi yung ini-imagine ko sa isip ko. Ito, example ha. Number one, tignan natin muna yung issue, yung problems. Yung problem talaga is, mostly sa believers is nag-abroad, wala trabaho, walang pera, tapos may bata, walang kasal, so syempre, yun talaga most common problem ngayon. Okay, wala yan, may medyo walang pera, hindi satisfied. So ang plano ko talaga sa community ko talaga sa future times, okay? Hello sa future times with my future wife. At sa, para assuming, no, parang pangarap lang, pero gagawin ko talaga to. This is my goal for the coming times, okay? Pwede this year, next year, or this year, pwede next, this year, next year, or anytime from now. So, special video to. My ano, personal topic about money, livelihood, at saka community. At community, di ba? So, ganun. So, una talaga, instead na may blessing kung maraming pera, gala-gala doon, bibili ng mga mamahaling sasakyan or malaking bahay, yung sa akin is iba yung style ko. Okay, kung may blessing na talaga ako, iba talaga ang style ko. Una is, siyempre, una talaga is magbibuild ng community. Siyempre, community, di ba? Yung mga katiwalaan sa simbahan. Siyempre, mga elder, deacon, mga kohelet. Siyempre, yun ang mag-guide sa mga ano. Pagkatapos, bigyan ng capital at saka yung libre lang naman mga harap, diba? Idea lang naman to, pero pwede itong totoo at pwede rin ano, idea sa iba. Okay. This is my goal talaga. Very long time ago. I pray this very long time. Siyempre, bibigyan mga leaders, diba? Yun ang mga supervisor. Siyempre, may idea ako. May farm section, may transport section, saka yung sa business section. Siyempre, bakit ay nagtatrabaho araw-araw? Dahil sa pagkain, di ba? May mga fruit trees, may mga lupain, tamnan, taniman ng mga may pang kahoy, may mga pang krimas, mga palay, yung mga ganun din. Pagkatapos, may storage area. Basta, ano, may mga gagawa na create a small business. Siyempre, doon tayo pagbibili ni brother, may gano'n siya tubig. Sila magano, may mga tagahatid ng tubig, transport, merong pagkatapos maganda talaga, so yung idea ko talaga is yung gagawa ng solar panel, gagawa ng parang ano, parang mini hall na powered by solar panel, di ba? Solar panel, so iwas sa kuryente, di ba? Minimize. Katapos gasto ano lang talaga kapital. Katapos sariling tubig, kuryente, tubig, slash na yun, saka pagkain. So, pag magawa na yun, plus may mga community, di, maganda na yun, di ba? At saka, kung sinong gusto maging milyonaryo, di ba? May lotto outlet din. So, siyempre, ano lang sa mga brethren diyan, kung gusto mananalo or maging milyonaryo. Okay. Katapos, may mga ano, workshop. Maganda yung mga workshop. Saka, livelihood. May mga brethren na nagtitinda sa syudad, may nag ano sa bukid, may maintenance, tapos yung mga driver, di ba, sasakyan. Syempre may mga tagahatid, transport. Mas maganda talaga yung ano, yung teamwork ba. Yun talaga ang ano, pero in my just imagination, in my dreams, syempre may mga brethren na magawa ng sabon. So syempre lahat ng mga brethren na nangangailangan or needs,
pwede uutangin, di ba? Pwede naman discount. Siyempre, mas maganda yun sa dahilan kung si ano pa bang dahilan mag-abroad ka. Kasi nandito na lahat, bigas. Ano pa? Bigasan, may mga ano storage area, di ba? May mga brethren na walang bahay or walang hanap buhay, siyempre bibigyan gagawa ng ano tawag ito? Workshop na aircon area na gagawan siya ng ano, may idea to sa future times, mga community. Mga basta ano siya, may powered by solar panel. So may ref, tubig, aircon. So siyempre yung mga brethren nga napagod talaga, siyempre may tagahatid. So parang ano siya, serve and love one another. Yung parang yung talagang nasa Bible. Talaga hindi tayo mag-aaway, hindi magsiselosan, hindi magsisiraan. Talaga ano, tulong-tulong lang. May si brother na bibilihan natin ng mangga, o doon tayo bibili mga kapatiran, pwede utangin, at saka yung notangan, pwede din sila mag, kada isa mayroong mga business, yung ganun. So syempre may tagatahi, yung ate ko marunong din yung magtahi-tahi, di ba? Tailoring, mayroong ding nagtitinda, o mayroong nasa farm, pwede natin siya tulungan, o pagbili ng mga products niya, o yung mga ako sa health, o yung mga nagkakasakit. Siyempre, mas maganda talaga yung mga kapatiran yung nagsama-sama tayo as inimato o manahin shebet akim kamiyakan inimato yung ano as we come together united and we come together for the God Yahweh, o diba? Nagkaisa tayo para sa langit, yung talagang mayroon din mga special na group din yung tungkol about sa mga ano, mga preacher, di ba? Yung trabaho talaga nila is preaching lang. Meron din silang area na ano, pwede sila doon pupunta, tulong-tulong nga eh. Mayroon mga ano, magawa ng livelihood, may magte-training. Yung talaga ang kita sa kanila na 'yon. Bali, namuhunan lang sa akin kasi yung ibang businessman kasi yung kita ng mga trabahante nila sa amo, di ba? Konti lang yung portion. Yung sa kanila, sila mismo mga kapital sa sarili nila. Basta, huwag lang magawa ng mga drugs, mag-kidnapping, mga NPA, yung mga terrorists. Wala lang ganun. Basta, ang gagawa lang is yung about sa Bible, yung pagtulong sa kapwa-tao. Siguraduhin din yung pamilya, background, di ba? Yung about sa spiritual, nagtuturoan. Mayroon, di ba? Sabi sa Bible na love and encourage one another. Siyempre, wag magbangayan, mag-aawayan. Ano mo siya, wag naman ganun. Ang sa akin lang talaga is para makasurvive dito sa, kasi marami na nag-abroadan ngayon, nagmumasakali sa ibang bansa para makakain, makapadala dito sa Pilipinas. Kung magtatrabaho naman dito, walang panahon magsimba. Siyempre magagawa na sariling simbahan, na parang simbahan siya na relief area. Yung may livelihood siya at may mga kapatiran, yung mga community, siyempre community na mababait, sisipag, matulungin, saka may takot sa langit na gagawa ng kasamaan, at saka may pagmamali ang Yahweh, di ba? At saka Rabbi Yeshua sa ating Messiah. So siyempre yun talaga ang pinaka-ideal talaga na gawa nga sa mga Christian eh. Pero sa akin talaga yun talaga ang laging tatak ng isip ko, nangangarap ko. Pero talagang laging nagpa-flash sa isip ko kasi sabi ko, totoo ba bang may mga babait na tao? Kasi parang doubt na ako dati yung mga teenager pa ako, mga 2005, 4, mga teenager pa ako nun eh. Mga 15 pa siguro ako nun, 14. Ganun talaga. So sabi ko, maganda talaga yung mga may mga messianic na mga grupo na kasi matulungin din sila eh, pagbabait. Kasi kung sa mga Christian kasi na iba, hindi cross pa ng mga kapitbahay, talagang ano, di helpful. Di talaga, sabi ko talaga is maganda talaga yung mga close yung family mo, saka mga ano, friends with the family and friends. Syempre mas maganda talaga yun. As may panahon ng kagipitan, may malapitan ka. At may mga kapatiran, elder, mga leader na matutuo, matitino, at saka mababait. At saka based naman, ang idea naman natin is based lang naman sa Bible.
okay, parang fanatic ko to yung sinasabi ko. What if, di ba, gagawin natin one day, di ba, what is love of my life, kasama natin yan siyempre in the future times, siyempre masaya yun, at least matutuwa ang langit, matutuwa magagawa yung the will of the Father. Siyempre yung talagang may swimming area, swimming na mga ano, may, maganda talaga yung may resort. Sa aking plano ko talaga, pinaka-idea talaga is resort. May dagat, saka yung swimming pool. Siyempre, mga kapatiran na walang trabaho, pwede natin nung patulungan. At saka kung sino magte-training ng swimming, hindi marunong maglangoy. O, diba? May mga, ano, mga trainer at saka coach kung paano maglangoy. May magbantay sa beach, diba? Mga resort. May taga-gwardiya doon. So at least may hanap buhay sila din ang yung kita nun. O sa pulang nangamital ako or sa panaginip lang ako. Kung totoo, okay yun. Kung nagkakapital ako, sa kanila lang yun. Sa kanila lang yung kita. At least importante is yung mga kapatiran is makasurvive sila. Makatayo sila sa sarili nilang paa. Siyempre, lahat ng pangailangan nila sa bahay, pagkain, at saka bigas kumpleto na. At least may kita din sila. At saka, wag lang magbibisyo-bisyo, di ba? Magganon-ganon. Wag lang talaga natin gawaan ng kalokohan. Wag magabit. Basta yung mga taong mahilig sa Bible, yung may pagmamahal sa Elohim, yung talagang, ay di naman tayo nagbibiro or gawa-gawa ng story dito. Ito talagang laman ng puso ko. Puso at isip ko. Yun naman talaga. Ito lang naman talaga idea. Hindi ko naman kaya na, at least importante dito, nagtutulungan. Nagsama-sama, nagtutulungan para kaabayawi, di ba? Pagdating ng panahon, at least naghihintay tayo, nagtutulungan, di ba? Bali, sinasabuhay natin yung nasa Bible. Kasi, sino po bang gagawa? Kailan pa ba ito magagawa? Kung payaw-ayaw tayo, di ba? Kung may chance na ako na gagawin ko talaga yun. Kung bibigyan ako ng chance or blessing ang abayawi nun, kahit anong klaseng amount, basta mabuti lang na paraan. Example yung lottery talaga. Yun naman talaga ang plano ko, mga kapatiran. Tutulungan talaga mga kapatiran na ma-practice ba, ma-exercise yung faith. Hindi talaga yung mahal lang yung pagdadasal mo, pagsunod sa ating misaya, di ba? Kaabayawi din. Hindi mahal lang yung dahil sa trabaho, sa pangangailangan mo, na makakain ka araw-araw, hindi ka na makasimba ng Sabat. Plus, matagal na talaga yan, yun ang yung sinasabi ko ito ngayon. Matagal na talaga ito na idea. Hinanap ko lang talaga yung kapital at saka yung love of my life, di ba? Yung man talagang, ano, si future wife, di ba? Sige. So, yun naman talaga ang hinanap ko, guys. Yan lang talaga ang dalawa na yan. Yan. So, Yahweh's will, God Yahweh's will. In the future times, the happy family, at saka happy mga brethren, kapatiran, yung lahat ng business na makagawa na ba, gagawa tayo ng sarili nating community, sariling business. Siyempre, di na mo kailangan na magbabayad ng kuryente, tubig, magawa ng mga, may mga constructor, magagawa ng mga bahay. At saka yung maganda yung bahay na hindi nagigiba sa lindol. Mamahal ang gastos nun, pero paano nun makatipid? At least na kung maglinulindol, hindi masisira. Lalo na sa bagyo, saka yung location ng area. Medyo malaki-laki talagang budget, pero talagang maraming matutuwa. Kung ako mayroong pera, hindi na ako maghinayang nun kasi kung bibigyan ako ng malaking pera sa langit, bibigay ko lahat yun. Sa hanap buhay, di ba? Hanap buhay na magagawa ng community, hanap buhay, at ma-preach natin, mapakilala natin ang pangalan ng Ama, si Abba Yahweh, si Rabbi Yeshua, di ba? Tagapagligtas. Yun naman talagang mission natin na medyo mabait, hindi medyo, mabait talaga. Medyo may gagawin talaga ako this time. At i-implement na lang, paplanuhin natin yan sa susunod. Kung anong gagawin, paano mga in charge. Kasi, libre lang naman mangarap eh. Ano ba talaga pinapangarap ko lagi? Pero talagang gagawa ko talaga paraan. Para dyan na matupad talaga ang kagustuhan ng Ama. Na hindi na tayo, diba, na kung hindi natin sayang, hindi sayang yung oras natin nandito sa mundo. At least marami tayong mga taong maligtas, ma-rescue, diba? At least matuwa sila, ma-rescue silang problema,
at saka malapit, makalapit sa langit. Yun naman talaga ang gusto natin. Lahat ng mga kapatiran, ng mga believers, ano talaga. So, with prayer and guidance, kabayan nyo ko, kung ako, kung nanonood kayo sa aking video nito, pagdasal nyo rin ako na matupad ko rin to, ingi ba, maghiling tayo ng dasal na matupad to para magagawa natin, magsama-sama tayo mga kapatiran, para wala namang kapatiran na naluluha, nasasaktan, nahihirapan, para magawa natin yung anong gusto sa Bible, diba? Let the heaven thy earth, diba? Kung anong nasa heaven, nandito din sa earth. So, maraming salamat po. Ito yung muna yung part 1 natin sa ating community, my personal financial community at saka livelihood. So, maraming salamat po. Thank you guys.